Good day, everyone. I am Angeline F. Dumangkas, a currently second-year BS Accountancy student at Philippine Christian University Esmeriñas, Cavite. So today, I will be going to share with you my personal reflection regarding the Republic Act 1425, which is also known as the Rizal Law. So as we formally begin with our topic, I will be sharing with you a short background of the Rizal Law. So the author of the Republic Act 1425 or the Rizal Law is Senator Claro M. Recto. It was signed by our former President Ramon Magsaysay on June 12, 1956. Rizal Law is a Philippine law that mandates all educational institutions in the Philippines to offer courses regarding the life, the works, and the writings of Dr. Jose Rizal, especially his two novels entitled Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Its purpose is to study the teachings of Dr. Jose Rizal, to educate and to train the youth in democratic leadership, enlightened nationalism, and dedicated service for the people and for our country as well. So, bago pa man maisabatas, ay mayroon ng kontrobersiya patungkol dito. Ang kontrobersiyang ito ay ang pagtutol ng simbahang Katoliko na maisabatas ito sapagkat ayaw nilang mabasa ng mga kabataan ang mga akda ni Rizal sapagkat sinasabing ang mga akda ni Rizal ay kontra or taliwas sa paniniwala ng simbahang Katoliko. Kaya sila ay nangamba at ayaw nilang ipalabas ang walang putol na bersyon ng akda ni Rizal sapagkat iniisip nila na maaaring mag-iba yung pananaw ng mga kabataan laban sa simbahang Katoliko. At ayaw din nilang mawala ang pananampalataya ng mga kabataan oras na ito ay kanilang mabasa or mapag-aralan. Para sa akin, ang kaugnayan at kahalagahan ni Jose Rizal sa buhay natin ngayon ay upang ipaalala sa atin na hindi tayo basta-basta o kung sinong tao lang. Sapagkat gusto niyang iparating sa atin na tayo mga Pilipino ay malalakas at matatapang na mamamayan. Isa pang kahalagahan ni Rizal para sa atin ay upang ipakita at ipahayag sa bawat isang Pilipino na ipaglaban natin kung ano yung alam natin na tama. Hindi natin kailangan maging agresibo sa pakikipaglaban, kundi kinakailangan lang natin matutong manindigan sa kung ano yung tama. Ating mga magigiting na bayani ang naging dahilan upang makamit natin ang kalayaan na ating tinatamasa sa panahon ngayon, kung kaya't nararapat lamang na atin silang ipagmalaki. Bilang isang estudyante, masasabi ko na maaari tayong maging instrumento upang maibahagi natin ang ating kaalaman para sa mga susunod pang henerasyon. I can say that this is not the end, but it is just a beginning. So let's stand and do some move to make our country a better one.